Maraming nagsasabi na hindi daw maganda yung ride ng Hilux. Kaya tignan natin yung isa sa may magandang riding comfort na pickup truck. Birthday nga pala ng aso naming si Cindy. Greet nyo na lang daw siya sa comment section. Siguro kaya hindi ako masyadong nagko-complain dito sa ride quality ng Hilux kasi sanay naman akong sumakay ng jeep at ng tricycle. Kung hindi kayo sanay sumakay sa dalawang yan, hindi para sa inyo yung Hilux. Baka para sa inyo yung Mercedes-Benz o kaya Rolls-Royce. Nandito na tayo ngayon sa Nissan Pampanga. Tignan natin yung 2024 Nissan Navara Caliber X. Tingin lang muna kasi wala silang test drive. Mag-start tayo sa price niya. Nasa 1,591,000 pesos yung SRP niya. Pero yung sabi ng agent dito, may discount pa daw siya na 70,000 pesos. Bali, nasa 1,521,000 pesos na lang siya. Naka-quad projector headlights na siya with DRL. Maganda rin yung housing ng headlight niya. Para na siyang may headlight garnish. Naka-LED fog lamps na rin siya. Yung napansin ko lang dito, wala siyang skid plate or bash plate. Kahit yung Pro 4X, wala siya. Ang meron lang itong black na plastic cover. Tinatok ko siya para sigurado na plastic siya. At plastic nga talaga siya. Equipped na rin siya ng 360 camera at blind spot warning. Maganda yung design ng rims niya. 17-inch gloss black alloy wheels. Naka highway terrain siya na 255/65 R17. Yung gulong niya, pasok siya sa fender flares. Pero pantay naman sa body. Pagdating dito sa likod, may reverse camera, reverse parking sensor, at yung rear cross traffic alert. Maganda yung design ng tailgate na naka-engrave yung Navara. Parang yung sa Ford Ranger lang din. Malinis siyang tignan kasi walang nakadikit na emblem or badge. Ang meron lang yung sticker dito sa may side ng truck bed. May tailgate assist na rin siya, kaya magaan yung tailgate niya. Yung D-Max LSA at Triton GLS, pareho sila na walang tailgate assist. Maganda rin yung design ng truck bed niya na paangat yung tailgate niya. Para kung sakali mang loaded yung bed niya, hindi siya magmumukhang nakayuko. Ito yung dahilan kung bakit maganda yung ride ng Navara. Naka multi-link coil spring suspension setup siya. Kahit na walang test drive, expect ko na mas maganda yung ride nito compare sa Hilux. Meron din siyang full-size spare tire. Hindi lang siya yung donut. May roof rail na rin siya. Maganda yung kulay niya na gloss black. Hindi ko lang sure kung pwede ba siyang kargahan or aesthetic lang siya. Nakakadagdag din siya ng taas sa Navara. Keyless entry na rin siya. Check natin yung interior niya. Yung dito sa door panel niya, hard plastic siya. Okay rin yung ganito na all black siya. Pati yung door handle niya matte black. Soft leather naman yung dito sa may armrest niya. Yung driver side window lang yung naka-automatic up and down. Etong zero gravity seats, nakaka-contribute din siya sa ride ng Navara. Maganda yung design niya. Sakto lang din yung lambot niya. Power adjustment na yung sa driver seat. Manual adjustment naman dito sa passenger seat. Malapad din yung stepboard niya, kaya madali siyang tapakan. Pero wala siyang door sill. Mas mababa to ng konti sa Hilux, kaya mas madaling pumasok. Ayusin ko lang yung driving position para ma-check ko mamaya kung maganda ba yung space sa back seats. Leather wrap na yung steering wheel niya. Gusto ko yung design na to. Maangas siyang tignan. Maliit lang yung airbag module niya. Kaya kitang-kita mo yung gauge cluster niya. Naka-push start-stop button na rin siya. Medyo nalilitan ako sa key fob ng Nissan. Maganda yung size niya. Pero medyo hindi siya magandang tignan. Kung i-compare sa key fob ng Hilux, mas social yung dating ng key fob ng Hilux. Kasi hindi siya tinipid. Hanggang likod, meron siyang lettering na Hilux. Yung dito sa Nissan, plain lang siya na plastic. Naka-Android Auto na rin siya at Apple CarPlay. Pero hindi nga lang wireless. Naka-dual zone climate control na rin siya. May cup holder na rin siya sa driver side at passenger side. Yung sa Hilux, pwede siyang gawing cup holder o kaya pwede rin siyang gawing storage. Eto kasi open siya sa baba. May grab handle yung A-pillar ng passenger side. Pero yung sa driver side, wala. Tinetesting ko lang dyan yung feel ng gravity seats. Okay naman siya. Hindi siya sobrang tigas, hindi rin siya sobrang lambot. Yung iba ayaw nila yung glossy part dito sa may shift lever. Pero para sa akin, maganda naman siya. May additional storage din siya dito sa side ng center console. Itong dashboard sa passenger side lang yung hindi ko nagustuhan. Pwede siyang gawing storage. Yung design niya, para siyang malapad na water slide. Maganda rin yung visibility niya. Kasi binago na yung design ng hood niya. Wala na yung dalawang bukol sa side ng hood niya.
Check natin yung back seats. Yung dito sa door panel, pareho sa front doors. Hard plastic siya na may soft leather na armrest. Naka zero gravity seats din siya dito sa likod. Nakaset na yung driver seat sa driving position ko. Check natin kung okay pa ba yung space, kung 5'7 din yung uupo dito sa likod. Okay naman yung space. Kung mas matangkad yung uupo sa akin dito, baka sakto na lang yung knee room. Ako kasi pwede pa akong mag-stretch kahit papano. May rear AC vent din siya. Yung headroom niya, okay lang din siya. Okay din yung seat angle niya. Hindi siya yung upright position or 90 degrees. Equipped na rin siya ng Nissan Intelligent Mobility. Kayo na lang mag-search kung anong meron doon. Pagdating sa styling or design, maganda siya. Sporty siya na macho tignan. Palike na lang and subscribe. Paalam!